Nauwi sa habulan ang clearing operation sa mga bangketa sa Quirino Highway, Quezon City. Hinakot ang mga naiwang paninda. Sinuyo din ang Quezon City Task Force disiplina maging likod ng palengke. Ginawa ang operasyon dahil sa pabalik-balik na pagtitinda sa bangketa kahit matagal nang bawal. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa lungsod ng Maynila. Alinsunod yan sa inilabas na executive order ni Manila Mayor Isko Moreno ngayong umaga. Pero ayon sa EO42, mandatory pa rin ang paggamit ng face shield sa mga ospital, medical clinics at medical facilities sa Maynila. Batayan daw ng EO ang pagluluwag sa Alert Level 2 ng Metro Manila kung saan mababa na raw ang transmission at mga kaso ng COVID, pati ang healthcare utilization. Sa panayam naman ng Super Radio DZWB kay MMDA Chairman Benher Abalos, nagkasundo na rin ang Metro Manila Council na gawing optional ang pagsusot ng face shield sa NCR. Pero required pa rin ito sa critical areas gaya ng mga ospital at mga public utility vehicle. Irekomenda pa raw ito ni Abalos sa Interagency Task Force o IATF. Nauwi naman po sa habulan ang clearing operations ng Quezon City Task Force disiplina sa ilang nagbebenta sa bangketa sa Novaliches, Quezon City. Humihingi naman ang konsiderasyon ng mga tindero dahil nakumpiska ang ilan nilang paninda. Balitang hatid ni James Agustin. Sinuyod ng Quezon City Task Force disiplina kasama ang mga pulis ang harapan ng ilang palengke sa Quirino Highway, Quezon City mag-alas 5 ng umaga. Nagkatakbuhan. Hanggang sa abutan ng ilang vendor na nakapwesto sa bangketa, kinumpiska ang mga paninda na karamihan ay gulay. Problemado si Mang Philip dahil nakuha ang lahat ng kanyang paninda. Naaabot sa 2,000 piso ang halaga. Hiling niya konting konsiderasyon, lalo't pandemic pa. Mahirap eh. Puhunan niya, malaki na eh. Oo eh. Sana naman, pagbigyan kami, total, pandemic eh. Pwede namang itabi na lang. Alam naman namin bawal dito, kaya lang, wala nang magagawa talaga eh. Sayad na eh. Maging likod ng palengke ay inikot din. Hindi nakalusot ang mga paninda ni Aling Conchita na aabot sa 3,000 piso ang halaga. Hindi niya alam ngayon kung saan kukunin ang pambayad sa puhunan na inutang lang daw niya. Ang problema namin bukas, paano namin mabayaran yung mga hango namin? Tapos babayad pa kami ng pwesto, hindi naman pwede hindi magbabayad ng pwesto. Sabi ng Task Force Disiplina na iintindihan nila ang sentimiento ng mga vendor. Pero ilang beses na raw silang pinalalahanan na huwag pumwesto sa bangketa. Yung bangkita, sana huwag na nating harangan at huwag na natin ipagkait sa tao. Hindi tayo tutol sa hanap buhay, hindi tayo tutol sa vendors. Ang sinasabi lang, ang city ay nag-a-identify ng mga area. May mga area naman na po pwedeng latagan, wag lang yung bangkita. Idodonate daw sa mga temporary shelter para sa mga bata ang mga nakumpiskang paninda. Walang natikitang vendor, pero babala ng Task Force Disiplina, tuloy lang ang kanilang operasyon. James Agustin, GMA News. Samantala, tuloy po ang COVID vaccination sa mga minor de edad. Yung mga gusto hong magpabakuna sa Santa Ana Hospital sa Maynila, maagang pumila. Kasama po ng mga edad 12 hanggang 17 ang kanilang mga magulang sa pediatric vaccination. Mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 4 ng hapon ang bakunahan. Kasama na po riyan ang general population. 500 doses ang nakalaan sa ospital. 750 doses naman ang nakalaan sa 4 na mall site sa lungsod. Kailangang dala ang printed waiver form o QR code at valid ID at karagdagang medical certificate para sa persons with comorbidities. Sa unang weekend na nasa Alert Level 2 ang NCR, dumagsa ang ilang kainan. Sa Maynila, 24 oras na rin bukas ang ilang KTV Resto Bar. Balitang hatid ni Mai Bermudez. Dinagsa ng mga tao ang sikat na kainan sa ugbo sa Tondo, Maynila kagabi. Pasado alas 10 na ng gabi pero kaliwat kanan pa rin ang mga bukas na kainan dahil pinalawig hanggang hating gabi ang kanilang operating hours. Pinapayagan na rin ang mga bata basta't may kasamang fully vaccinated na magulang. Excited. Tapos katikim ng mga di pa nila titikman. Siyempre natakot pa rin kaya dapat sumunod pa rin sa safety precautions. Kahit mga simpleng pagsuot ng face mask lang. Ang food stalls, naglatag na rin ng mga upuan sa tapat ng kanilang tindahan para sa mga customer na nais kumain. Bukod sa magkakaanak,
May magbabarkada ring dumayo at dito na piniling mag-food trip. Okay naman po, medyo maluwag naman po, masaya. Ang dessert stall na ito, bawing-bawi raw ang kita ngayon dahil sa dami ng bumibili. Mabili po, pag maraming tao. Sa ngayon, talagang hinihigpitan pa rin namin yung bago sila pumasok. Kita nyo naman, merong ano dyan, no face shield, no face mask, no, wala pang bakuna, hindi pwedeng pumasok. Kailangan tinitingnan namin yung ano nila ID sa bakuna, kung hindi man sa cellphone, na katunayan talagang may vaccine na sila. Sa Malate sa Maynila, bukas na rin 24/7 ang ilang restaurants, pati na ang Family KTV at Resto Bar na ito. Batay sa guidelines ng IATF, pwede na magbukas ang mga video kay bars sa 50% capacity at fully vaccinated customers. Kailangang bakunado rin ang kanilang mga empleyado. May Bermudez, GMA News. Sa ibang balita, pinagkaguluhan ng ilang taga-Sorsogo ng sako-sakong sementong nahulog mula sa delivery van. Sa Cavite, sumemplang ang isang siklista nang masagasaan ng isang motorcycle rider. Ang mga balitang probinsya hatid ni Darlene Kai. Bumagsak sa kalsada ang isang siklista nang masagi ng motorcycle rider sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite. Padiretso sana ang siklista habang pakanan naman ang rider. Bahagyang bumigat ang traffic sa lugar dahil sa insidente. Agad namang rumispondi ang mga traffic enforcer at pinag-areglo ang dalawang panig. Matapos ang ilang linggong taas presyo ng mga produktong petrolyo, may inaasahang rollback sa linggong ito. Ayon po sa Oil Industry Sources, tinatayang nasa 60 hanggang 75 sentimo ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. May inaasahang ding big-time rollback na piso at 10 sentimo hanggang piso at 25 sentimo sa kada litro ng gasolina. Wala pang anunsyo ang mga kumpanya ng langis. Tigil muna ang paghuli ng galunggong sa Northern Palawan para makapagparami muli ang mga ito. Binabantayan din po ng Department of Agriculture ang supply at presyo ng galunggong, pero ang bentahan po ng ibang klase ng isda ay matumal dahil mahal ang presyo. Balitang hatid ni Mariz Umali. Umaaray ang ilang tindera ng isda dito sa Commonwealth Market dahil sa tumal daw ng benta nila ngayon. Ang dahilan, tumaas ng hanggang 40 pesos ang presyo ng ilang isdang alat kada kilo mula sa presyo nito noong isang linggo. Maging ang bangus sa tilapiyang galing daw Pangasinan ay nagtaas din. Sobrang mahal ng isda, tapos napakatumal. Pagkaganyan kasi taglamig, tsaka liwanag ang buwan, walang ganong isda. Medyo mataas daw po yung krudo, kaya yung biyahe nila, pagkukonti, malulugi sila. Kaya talagang iniintay nilang dumami yung kalakal nila bago nila ibiyahe dito sa Manila. Pero sabi ng Department of Agriculture, the price is still stable and meron ding last intervention ang DA kasi inallow din yung importation ng ilang isda. Binabantayan din kung ano ang magiging epekto ng pagsisimula ngayong Nobyembre ng closed fishing season sa Northern Palawan na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng galunggong ng Metro Manila. Katunayan, 95% ng galunggong na ibinabagsak sa Navotas Fishport ay mula sa Northern Palawan. Magtatagal ang closed fishing season hanggang katapusan ng Enero. Pero hindi naman nangangamba ang DA na makakaapekto ito sa supply at presyo ng isda sa merkado. Hindi naman daw kasi sabay-sabay ang closed fishing season sa iba't ibang lugar pala isdaan. Halimbawa sa Maguindanao, naglabasa ng libo-libong isda sa dalampasigan ng Dato Block Sinsuat. Ayon sa nag-upload ng video, panahon daw talaga ngayon na nagsisilabasa ng ganitong isda. Sa bahaging ito ng Karamuan, Camarines Sur, sandamakmak na isda ang nahuli ng mga residente sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda na tinatawag nilang bitana. Ayon sa BIFAR, daanan talaga ng iba't ibang uri ng isda ang lugar, kaya maraming nahuhuli rito. Isa raw sa mga mekanismong ginagawa ng Department of Agriculture ay direktang mamili mula sa mga mangingisda pagbagsak pa lang ng mga huling isda sa mga fish landing site. At idediretso agad sa merkado sa pamagitan daw ng programang Offland Isda at Isda on the Go para maiparating daw ang mga ito sa mga consumer sa mas murang halaga. Mariz Umali, GMA News. May dagdag sa listahan ng mga pasyalang pwede na muling puntahan dahil bukas na uli ang Malabon Zoo at Botanical Garden. Balitang hatid ni Von Aquino. Bakas ang excitement ng mga bumisita sa Malabon Zoo and Botanical Garden. Karamihan, mga bata kasama ang kanilang mga magulang.
30 lang ang pinapayagan sa loob ng zoo alinsunod sa allowed capacity, habang sinusunod pa rin ang mga minimum health protocols. 300 pesos ang entrance fee para sa mga 3 taong gulang pataas. Para may pasyal namin yung anak namin kasi matagal na nag-stay sa bahay. Dito, halos naka-close encounter ng mga zoo-goer ang mga tigreng ito. Mga bata, gusto ba bang mabuhay ang mga tigre sa mundo? Opo! Okay. Anong gagawin natin? Reduce, reuse, recycle. Anong pinakagusto mo animal na nakita mo? Tiger. Bakit yung tiger? Kasi nagsiswimming siya. Hindi namin alam na kumukunti na lang pala sila. At least na-educate din yung mga anak ko. Ngayong bukas na muli sa publiko ang Malabon Zoo, may pagpapatuloy na raw nila ang kanilang misyon na maipaunawa sa mga kabataan at kanilang mga magulang ang pangangalaga sa kalikasan at sa mga hayop. Bagay na dapat pa rin pagtuunan at pagnilayan ngayong may pandemya. Tampok din dito ang mga buwaya, oso, leon, iba't ibang klase ng isda at ibon, ahas, usa at mga reptiles. At dahil wala pang katiyakan ang tuloy-tuloy na pagbubukas ng mga pasyalan tulad ng zoo, nananawagan pa rin ng tulong ang may-ari nito. Ang mga donasyon mapupunta sa mga pagkain ng mga hayop. Araw-araw mapapasyalan ng Malabon Zoo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Von Aquino, GMA News. Balita mula sa Murcia, Negros Occidental, 2 ang patay sa aksidente. Ayon sa pulisya, lumipat sa kabilang lane ang truck at nabangga ang kasalubong na motorsiklong sakay ang mga nasawing biktima. Nabangga rin ng truck ang isang kasalubong na SUV. 2 pasahero nito ang sugatan. Paliwanag ng driver, nagkaproblema ang makina ng minamaneho niyang truck. Mahaharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries. Samantala, bawal muna ang kumain ng shellfish at alamang sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, positibo kasi sa red tide toxin ang mga shellfish sa ilang baybayin sa Bohol, Western Samar, Eastern Samar, Leyte at sa Biliran Island. Positibo rin sa red tide toxin ang mga shellfish sa baybayin ng Baroy, Lanao del Norte, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur at sa Lianga Bay sa Surigao del Sur. Paalala ng BFAR, hindi ligtas kainin ang mga shellfish at alamang sa mga nabanggit na lugar. 2,605 ang naitalang bagong COVID cases sa bansa. Sa datos ng DOH kahapon, mahigit 33,000 ang active cases o nagpapagaling pa sa mahigit 2,803,000 total cases. Sa active cases naman, pinakamarami pa rin ang mild na 66.0%, 5.7% naman ang asymptomatic, 3.8% ang critical, 9.0% ang severe at 15.41% ang moderate. May 7 nanalo ng tig 10,000 pesos na Pasko Buhayan cash package sa October 9 to 15 promo week. Meron namang 5 winners ng tig 100,000 pesos Grand Aguinaldo cash package. Meron ding daily winners ng 1,000 pesos cash. Para po sa kompletong listahan ng winners, maaari niyo pong i-check sa GMA Promos Facebook page. Ang notification din po sa winners ay sa pamamagitan ng official call o text message mula sa GMA. Maaari pong sumali hanggang December 17 para sa chance na manalo ng 100,000 pesos at 10,000 pesos cash package, 1,000 pesos cash at brand new house and lot. Huwag pong BBTU, magbabalik pa ang Balitang Hali. Dinagdagan man ang kapasidad sa mga bus, mahaba pa rin ang pila sa sakayan sa EDSA Monumento. Ang panawagan ng mga commuter, agahan ang alis ng mga bus. Balita hatid ni Darlene Kai. Ganito na kahaba ang pila ng mga pasaherong sasakay ng bus sa EDSA Monumento pasado alas 3 pa lang ng madaling araw. Alas 4 pa kasi ng umaga magpapasakay at aalis ang first trip dito. Mula yan ang maibalik ang libreng sakay sa EDSA Carousel. Laking pasasalamat naman ng mga pasahero sa libreng pamasahe. Pero... itong problema namin ma'am, yung oras ng pagpasok namin. Dapat medyo aga-agahan yung labas ano ng bus kasi maraming nalilate, maraming nasasayang na oras. Kaya sana raw ay agahan ang alis ng mga bus. Pagsapit ng alas 4, agad din namang nakasakay ang mga pasahero. Mabilis umusad ang pila dahil 70% na ng kapasidad ng bus ang nakakasakay. Ngayon din ang unang Lunes na nasa ilalim ng mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila. Pero para sa iba,
wag po muna luwagan. Wag lang muna po. Medyo wag masyadong kasi ang mga bata nasa mall na rin po eh. Lahat ngayon nakakatakot pa rin po. Darlene Kai, GMA News. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng DOTR at LTFRB ukol sa apela ng mga commuter ng mas maagang alis ng mga bus. Samantala, dinagsang isang pasyalan sa Marikina nitong weekend. Ang ilan may kasama pang bata sa pamamasyal. Balita hatid ni Jamie Santos. Sa unang weekend sa ilalim ng Alert Level 2, sinulit ito ng ilang pamilya para magbanding. Pami-pamilya ang pumunta sa Marikina River Park. Kanya-kanya ng pwesto at aktibidad. May nagbibisikleta, merong tamang stroll lang. Ang iba naman masaya nang nagkukwentuhan sa tabi ng ilog. At karamihan may bitbit na bata. Ah, okay naman po sila, ang sasaya nila. Talaga nga namang abot-tenga ang ngiti ng mga bata nang makalabas ng kanila mga bahay. Walang tigil sa kakalaro at takbo. Masaya ba mamasyal ngayon? Opo. Oh, enjoy na enjoy. Yes po. Masaya po, ngayon lang po ulit nakalabas yung mga bata. Eh. Ano pong reaction nila paglabas ng bahay? Sobra po, hindi po mapigil. Oh. Tula niya. Oh. Kaya nang ayain ang umuwi, nag-tantrums. Oh. Ayaw pa umuwi. Ayaw pa. Ang ilan nagulat daw sa inabutan sa Marikina River Park. Hindi raw kasi nila inakala na dadagsain ito ng maraming tao. Kaso ano po, delikado po kasi hindi po lahat may vaccine. So paano pag-iingat ang ginagawa natin? Social distancing na lang po. Saka? Pagsasuot po ng face mask. Maging ang ilang kainan sa paligid ng River Park, punuan din. Pinapaalalahanan naman ang publiko na nais magtungo sa Marikina River Park, na bagaman ang nais lang ay magsaya kasama ang pamilya, huwag pa rin daw kalilimutan na ang COVID ay nariyan pa, kaya laging mag-ingat. Jamie Santos, GMA News. Mga kapuso, nalusaw o nawala na po yung binabantayang low pressure area na nasa bahagi ng isla ng Mindoro. Ayon po sa PAGASA, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng bansa. Base sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng umiral muli ang hanging amihan sa mga susunod na oras, lalo sa extreme northern Luzon. Asahan po yung mga pag-uulan sa halos buong bansa. Posible ang malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Mindanao. Makakaranas ding muli ng ulan ang ilang panig ng Metro Manila. Sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, hiring ngayon ang Marinduque State College ng 3 instructor, 1 at isa pong associate professor, 5. Hanggang November 15 po ang pupwedeng pagpapasa ng application. Nangangailangan naman ng ang Indang Water District sa Cavite ng isang accounting processor hanggang November 29. Para sa iba pang detalye, bisitahin po ang csc.gov.ph/career. Patay po sa pamamaril at pagsabog ng granada ang 5 magkakaanak sa Milaor, Camarines Sur. Ang ugat po ng krimen, away sa lupa. Balitang hatid ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Patay ang 5 katao kasama ang 3 minor de edad habang nananatiling kritikal ang isa pang 7 taong gulang na bata matapos ang nangyaring massacre sa Milaor, Camarines Sur. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo sa kayang sospek na kinilalang si Arturo De Leon na armado ng baril. Agad itong nagtungo sa pintuan ng bahay at doon na pinaulanan ng bala ang mga tao sa loob nito. Dito na tinamaan ang bala ng baril ang 72 taong gulang na si Romeo De Leon at ang 2 nitong apo na 6 at 7 taong gulang. Matapos ang pamamaril sa bahay ni De Leon, nagtungo ang sospek sa kalapit na bahay ng mga kaanak ng biktima. Ayon kay Luz Viminda Cobilla, agad silang nagtago sa kwarto nang marinig ang mga putok ng baril mula sa bahay ng mga De Leon. Ang kanyang anak ang humarang sa kanilang pintuan para hindi sana makapasok ang sospek sa kanilang bahay. Ngunit maging ang 20 anyos niyang anak, hindi pinaligtas ng sospek at pinagbabaril din. Sa kwarto, tinarantan siya kami na pingpaturumba. Maligtas lang kami mag-train na ganag-around kami mga tugang niya. Maliban sa pamamaril, nagpasabog din ng granada ang sospek, dahilan para masugatan at bawian ng buhay ang 9 na taong gulang na bata. Hostil siya.
Justisya, nganap yung justisya. Sa investigasyon ng Milor PNP, pangalawang insidente na ito ng pamamaril sa pamilya ng biktima kung saan parehong sospek ang nasa likod ng krimen. Pinakaugat po talaga ito is yung awayan nila dun sa lupa. Parang land dispute, right of way. Nagpalabas na ng kautosan si PNP Chief Guillermo Eliazar para sa agad na pagkakahuli ng sospek. Nakakalungkot at nakakagalit ang ginawang pamamaril sa isang pamilya sa Camarines Sur. Dahil dito, nagbigay na ako ng kautosan sa regional director ng PRO5 na kilalanin at hulihin ang sino mang nasa likod nito sa lalong madaling panahon. Inassure po sa kanila na hindi po namin titigilan ang kasong nito hanggat hindi po nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kamag-anak nila. Ako si Jessica Kalinok para sa GMA Regional TV. Balikan na po natin ang balita kaugnay sa rekomendasyon ng Metro Manila Council na gawing optional ang paggamit ng face shield sa NCR. May ulat on the spot si Mackie Pulido. Mackie? Alam mo, Connie, ang napagkasundoan daw ng mga Metro Manila Mayor kagabi ay ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos ay irekomenda sa IATF na tanggalin na yung requirement ng pagsuot ng face shield maliban sa ilang lugar na may tuturing na critical. So dun sa initial na listahan ng mga critical areas, in quotes, kailangan lang mag-face shield sa mga hospital, barangay health center, at public utility vehicle. Pero ayon kay MMDA Chair Benher Abalos, pinag-aaralan pa rin ng DILG ang listahan ng critical areas, kaya maaaring madagdagan pa ito. Recommendation pa lang ito ng MMC, paglilinaw lang nila, depende pa rin sa ilalabas na desisyon ng IATF. Ayon sa MMDA, ang susunod na meeting ng IATF kung kailan posibleng matalakay ang rekomendasyon na ito ay sa Thursday. Baka raw nagkaroon lang ng miscommunication with Manila Mayor Isko Moreno kaya nauna nitong naglabas ng executive order. Wala pang pahayag kaugnay nito si Mayor Isko. May rekomenda raw ito ng Metro Manila Mayors dahil 89% na ng target population ng Metro Manila ay fully vaccinated. Bumababa na rin kasi yung mga kaso. Dagdag gasos daw yung face shield, inconvenient at dagdag pa sa basura. Sinabi rin ni Abalos na total ang primary protection naman talaga ay ang face mask. Samantala na pag-usapan din ng Metro Manila Mayors kagabi na dapat lahat ng magbebenta sa mga Christmas sangge ay fully vaccinated. Pinaghahandaan na rin yung pagdagsa ng maraming sasakyan na banggit yan ni Abalos kanina. Nakipag-meeting na rin daw kasi ang MMDA sa DepEd at CHED dahil sa posibilidad ng face-to-face classes sa Metro Manila. Connie? Maraming salamat, Mackie Pulido. Samantala, ang Department of Health nananawagan sa mga LGU na i-hold muna ang executive order tungkol po sa non-mandatory use of face shield at hintayin ang desisyon ng IATF kaugnay nito. Makakapanayan po natin ngayon si Ginoong Rosendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang umaga po Ginoong So, si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Yeah, magandang umaga Rafi, magandang umaga sa lahat. Opo, kumusta po yung supply at presyo ng gulay ngayong may pagluwag na sa mga restrictions dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya? So far ang gulay naman yung lowland na gulay, mga kamatis, mga talong and sitaw, walang problema naman. Dire-diretso naman sa Metro Manila. Yung sa broccoli and other naman galing Baguio, dumadating naman dito sa Metro Manila yung mga carrots, wala namang problema. Opo. Pagdating naman sa manok at karning baboy, stable na po ba yung supply at posible ba magkaroon ng pagtaas sa presyo habang papalapit po yung Pasko? Yeah, Rafi, yung stocks ng manok at baboy, marami naman, no? Walang problema. Pero yung presyo may adjustment talaga dahil yung feed cost, no? Yung inputs tumaas. Talagang may adjustment. Ngayon na itong week na ito, tumaas ulit ng mga 10 piso ang live weight. So may adjustment talaga sa presyo dun sa towards December. Mm-hmm. Pagdating naman po sa mga imported goods, lalo na yung mga panregalo, pagdating sa Pasko, meron ba tayong problema sa pagdating ng mga ito? Kasi sa ibang bansa, ito yung problema ngayon after nung paglala ng pandemic nitong unang mga buwan ng taon. So far continuous naman yung pagpasok din ng mga imported products. So wala tayong makita na
may problema, no? Yung sa part ng baboy or karne, manok, itong beef, ang dami natin, stuck sa cold storage. So, wala rin tayong problema, Rafi. Opo. Yung mga magsasaka po natin, nakakabawi na ba bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at yung mga lockdowns? Yung magsasaka natin talagang malaking problema ngayon dahil yung presyo ng pataba, no? Yung fertilizer, laki ng tinaas ng world market, tsaka yung oil, itong langis kasi, Rafi, umabot na ng 51 pesos yung diesel last year. Mm-hmm. Nasa 29 pesos lang. So, yung pumping ng tubig, pag-araro, pag-apply ng mga pataba, yun, mataas ang diferensya. Yung pataba, last year, 850 yung urea, ngayon, nasa 2,200 na. Mm-hmm. So, ganun kalaki ang tinaas. So, yun, apektado talaga yung mga magsasaka ngayon dun sa imports tsaka dun sa kordo talagang apektado. Of course, hindi naman nila pwedeng ipasa kaagad-agad ito sa mga consumers. Paano po nakakabawi itong ating mga magsasaka? Itong harvest, mura yung palay. No? Nakuha lang sa kanila 13 pesos yung basa. Yung dry nasa 19 pesos pero we expect na tataas yan, no? Pati yung corn kasi yung corn yung inputs malaki rin ang idadagdag mga yung gasolina tsaka kurodo mga 40,000 yung sa rice mga 35,000 ang additional per hectare. Uh-huh. So malaki ang pagtaas ng presyo. So sa volume na lang po bababawi yung ating mga magsasaka? Lalo na kung maganda yung ani? We hope na gaganda yung ani sa susunod na cropping. Pero sa ngayon, kailangan magbenta na mataas. Sa bagay sa international market, tingin din natin tataas din. Dahil yung pataba is nationwide naman. Hindi lang dito sa ating bansa, pati sa other countries tataas din. Pero yung dito sa atin, kasi may excise tax. So, rini-request natin kay Presidente sana kung maski 3 months lang i-implement yung reduction ng excise tax. No? Para ma-offset po. Bumaba pag planting season. Okay. Kumusta naman po yung supply at presyo ng isda ngayong closed fishing season? Sinabayan pa ng pagkakaroon ng red tide sa ilang lugar sa bansa? Yung inland fish naman, kagaya ng bangos, itong tilapia, itong hito, walang masyadong problema. Yung galing sa dagat siguro, yun ang may problema. No? Pero itong mga fresh na isda, so far stable naman yung presyo. Pero pagdating ng December, tataas kasi yung pumping ng tubig. Kailangan pa rin na additional tsaka yung feeds na pinapakain. So tataas talaga yung presyo. So ito na po yung dapat asahan ng ating mga mamimili. Maraming salamat po sa inyong oras na binahagi po sa Balitang Hali. Yeah, thank you, Rafi. Magandang umaga po sa inyo. Sige nung Rosendo So ng Sinag. Usap-usapan online ang social media posts ng GMA Network tungkol sa isang bagong kapuso. Smile lang ng isang lalaki ang kita. Sa unang post, ang clue ay isang multi-awarded actor. Sa sunod na post, kilalang box office hit royalty. Habang sa pangatlong post, one of the country's most talented actor. Kanya-kanyang hula ang netizens. Kung sino siya, alamin bukas. Stay updated sa GMA Network social media accounts. Abiso po mga kapuso, may oil price rollback ang Petrogas sa ilang produktong petrolyo. Epektibo alas 6 ng umaga bukas, piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Pwede na muli mag-deploy ang Pilipinas sa mga manggagawang Pinoy sa South Korea. Ayon sa DOLE, tinanggal na ng South Korean government ang restrictions sa mga papasok doong OFW. Epektibo ito bago matapos ang Nobyembre.
Inatasan na ng ahensya ang POEA para simulan ang pagproseso ng mga gustong magtrabaho roon. Naghihintay na rin ng guidelines sa pag-issue ng E9 visa ang South Korea Embassy sa Pilipinas. Bago pumunta sa South Korea ang isang OFW, kailangan ay fully vaccinated na at negative ang RT-PCR result. Pagdating doon, kailangan sumailalim sa mandatory quarantine at magpa-RT-PCR test. Nag-top sa iTunes chart ang soundtrack ni BTS member Jin na Yours para sa Korean TV series na Jiri San. Every day you seem too far away. Every time you do, I tell myself. Ayon sa World Music Awards, nanguna ang Yours sa worldwide iTunes song charts matapos mag-number 1 sa mahigit 80 bansa. Ito na rin daw ang second solo song ngayong taon na may most number 1 sa iTunes kasunod ni Adele. Trending rin sa Twitter ang Yours na may mahigit 800,000 views na sa YouTube. Every year mula raw na magkaroon siya ng mild stroke noong 2016, mas espesyal na ang birthday celebration ni kapuso comedian na si Bubay dahil itinuturing na raw niyang second chance in life ang nangyari sa kanya. And make it a point na i-celebrate it with my loved ones. Ayan, lalo na sa pamilya ko. Kaya ba makulay yung wig mo ngayon? Yes. Part ba ng celebration of life yan? Correct, di ba? Ayan, rainbow, di ba? There's always a rainbow after the rain, sabi nga nila. Isa sa bumati kay Bubay ang kanyang BFF na si kapuso primetime queen Marian Rivera. Kamakailan naging emotional si Bubay sa bawal judgmental sa Itbulaga nang muling ikwento ang kanyang mild stroke experience at nagpasalamat sa kanyang pamilya at mga kaibigan, lalo na kay Yanyan. Si Marian ang tumulong para mailipat ng ospital si Bubay at maagapan ang kanyang stroke. Na agapan, nabigyan ako ng mga tamang gamot, ganyan, mga check-up. Pero ayaw niyang ipabanggit yan. ayaw niya. Kaya sabi ko, sorry, my love, pag mga ganyan na mabanggit ko, wala talaga, hindi ko talaga, sabi ko, sobrang grateful talaga ako sa iyo, sabi ko. Sobrang utang ko talaga ang buhay ko sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong ng kanyang ex-partner na si Kent na siyang nagdala sa kanya sa ospital. Single man daw siya ngayong birthday niya. Thankful pa rin si Bubay sa mga dumadating na blessings. Bukod sa pagiging host ng The Bubay and Tekla Show, ay nakatakda rin daw siyang gumawa ng pelikula. Pero dahil daw sa kanyang near-death experience, ay natuto na raw siyang mas maging maingat at maghinay-hinay sa trabaho. Advice sa akin ng doktor, once na may naramdaman ka ng something's wrong, not right, mag-pause for a break ka palagi, di ba? Huwag mo pa ring ipupush yung body mo. Aubrey Carampel, GMA News. At nagbukas na rin ang Belenismo sa Tarlac, tampok po ang naglalakihang Belen. Kanya-kanyang paandar ang 53 lumahok. Umamit po sila ng indigenous at recycled materials. 14 na taon na ito ng Belenismo Art of Making Belen Competition. Hanggang January 6 po yan ng susunod na taon. Samantala, ratification ng mahigit 5 trillion pesos na 2022 national budget ang prioridad ng Kamara sa pagbabalik sesyon nito ngayong araw. Ayon kay Speaker Lord Alan Velasco, hinihintay na lang nila ang bersyon ng Senado para ma-reconcile sa Bicameral Conference Committee. Sasalang naman sa deliberations ang bersyon ng Senado na target maipasa ang budget sa unang linggo ng Disyembre. Ang bersyon ng Kamara, naipasa na nila sa Senado noong October 25. Kabilang din sa tatalakay nila ang panukalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. At naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Para manatiling updated sa 24 oras ng pagbabalita ng GMA News Teams, mag-subscribe lamang po sa youtube.com/GMA News. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.